Hello, 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 mga ka-super kasali! Happy New Year! Happy New Year ulit sa inyo. So for today's video, meron ako i-share sa inyong revelasyon. Yes, opo. Ang revelasyon ni Madam Esti. Ba? Ganon, di ba? Tapos na ang issue ng mga revelasyon, pero meron na tayong revelasyon dito sa Rose Jam Store. So wag lang tayong maingay, no? Ako at saka ikaw lang yung nakakaalam no nito. Dito sa ating revelasyon dahil nga meron tayong revelasyon ng ating sales noong December 31, 2022 bisperas ng bagong taon. Kung napanood nyo yung aking vlog ng ganap ng December 31 at yung kung nahigitan ba ang benta ng December 24. So, taas ang kamay nung napanood, no? At nasabi nga din dun sa vlog na mas malaki yung benta natin nung December 24 kesa nung December 31. Diba? So, ito na ang revelasyon. Wait lang. Ayusin natin yung ating bagong hair color. Yes. Sana. Nakakaloka yun, no? Okay. So, ito na ang revelasyon, mga ka-super. So, ito na nga. Sasabihin ko na yung totoo. Walang patumpik-tumpik. So ito ang revelasyon. Ang revelasyon ay, ang katotohanan po ay, nahigitan ng December 31 ang benta ng December 24. Taliwas doon sa blinag ko ng December 31 ganap. Dahil ang shinare ko doon ay noong December 31 ay naka 26,000 lang tayo, 931 yung ating total kasama na doon yung GCash payment. Doon sa December 24 ay naka 31,000 tayo, 769. So, ibig sabihin, hindi nahigitan ng December 31. Pero ang katotohanan ay nahigitan po. Opo. Bakit? So ito, no. Dito sa aming notebook, dito nakalagay ang araw niyan, may date, halimbawa, sino yung may kulang na papiso-piso, sino yung magbabayad ng chika, so nakalagay yan dito, nakalagay yung date. So at nandito din pag may halimbawa naubusan na kami ng cash flow, yung halimbawa dito sa aming ano, at umuutang kami dito sa benta ng isang araw, halimbawa, kukuha kami dito ng sa aming benta na isang araw ng 1,000 kay 500 pang may mga dumadating ng delivery at wala na tayong naka-cash flow, wala na tayong pambayad kasi 'di ba dito sa Rose Jam Store minsan nauubusan talaga. So umuutang kami dito sa benta ng araw na 'yon at sinusulat namin dito nakalagay yan utang 500. Halimbawa may nag-cash out at wala kaming barya dito sa aming cash flow. Uutang kami muna dito sa benta ng store. So, nilalagay namin yan, yung utang. Dahil at the end of the day, kasama yan sa bilang kung magkano yung sales ng Rose Jam Store. So, yung utang na yon syempre, pag nagkaano na, binabayaran din yan ng GCash para makompleto yung sales ng Rose Jam Store. Wait lang, may nabili. Ah, ang init na, revelasyon natin. So, ayun, pagpatuloy tayo, umalis na si Parites. So, ito na, no? So, nahigitan. At ito na yung total sales natin noong December 31, 2022. Dahil siguro yung makaka-relate sa akin nito ay yung mga naging cashier na sa mga fast food, sa mga supermarket, sa SM. Kasi yung aking ginagawa. Kasi sa SM, pag talagang madaming tao, Christmas, peak day, mayroon kaming tinatawag dun sa mga cashier na pick up. Halimbawa, marami na yung laman ng cash box natin. Pinipick up yan ng mga head cashier. Oo. Siyempre, yung pick up na yun, ito total yan at the end of your duty. Ganyan, kung magkano. Pick up ng 10,000, naka-record na yan. Pick up ng 20,000, ganyan. Ganon ang ginagawa namin sa SM. So, dito sa Rose Jam Store, ganon din ang ginagawa ko pag, halimbawa, may okasyon. Halimbawa, nung December 24, ginawa ko yun. Nag-pick up din ako dito. Nung December 31, nag-pick up ako. So ito, si Indoy kasi ang nagbibilang ng ating sales kinagabihan na. At the end of the day, siya yung nagbibilang ng sales. Kung magkano yung utang na nakalista dito, i-add niya yun. Tapos yung total sales ng araw na yun. So ito, si Indoy ay hindi alam ang salitang
pick up sa mga cashier, sa mga supermarket, sa mga groceries. Hindi niya alam yung meaning ng pick up. So, nag-check daw siya dito sa nung wala nakalagay na utang. So, nagtaka daw siya. Sabi, bakit walang utang? Ganyan, ganyan, ganyan. So, nag-total lang siya kung magkano yung nasa cashbox. Wait lang. Ano yun? So, ang binilang lang niya, yung laman ng aming cashbox at yung mga nandito namin dito, mga ganyan. So, nag-total na siya ng lahat. Nung aming cash ay 24,576. Tapos, nag-plus ng GCash payment. Kasi, sinecheck din yan sa cellphone niya. Ina-add din yan at 2,355. So, total nga ng 26,931. So, hindi niya napansin yung pick up ko. Dalawang beses ako nag-pick up ng 5K. Ito nga, naka-highlights. Ayan. Pick up 5K plus 5K. Kasi pag ako nandito na ako sa cashier, kasi isa din yan sa discarte natin, mamaya lipa rin, okay, mamaya may scam tayo, mamaya mabudol tayo, at least naka-pick up na tayo. So yan din ang isang discarte ko dito sa Roshan Store. Pag alam ko maano na yung laman ng cashbox, marami ng benta, pinipick up ko yan. Pero sinusulat ko yan dito. Nung minsan kasi ang sinusulat ko utang. So nung December 31, ang nilagay ko lang pick up. So, pinick up ko siya. So, nilagay ko siya dun sa wallet namin. Nilagay ko dun sa aming vault. Yes, on all my vault. So, nung nagbilang na sindo, hindi niya napansin yung pick up. Hindi niya alam yung pick up. Tapos, nag-total na siya. Sabi ko, siguro okay na siguro yung benta na yun. Kasi, hindi naman ganun talagang kabugso. Hindi ganun yung dumog yung tao nung December 31. Pero, hindi dumog, pero malalaking amount yung binibili nila. Unlike noong December 24, dumog talaga ang Rose Champ Store, no? Kasi nga, mga bata yung pabalik-balik. Mga bata sabay-sabay dahil nga may mga pera sila, may mga pinamaskuhan sila. Kaya sabay-sabay, dumog sa Rose Champ Store mga bata. At saka maliliit lang din naman yung amount na binibili nila. Ice cream, mga chicherya, mga soft drinks, ganon. Pero December 31, kahit isa-isa, pabugso-pugso, padagsa-dagsa, malaki yung amount na binibili. So, kinabukasan, noong January 1 na, usap-usap na kami ni Indoy, ganun kami niyan eh. Dito, pag nakaupo siya, nakaupo ako, daddy, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, daddy, naisama mo ba sa sales mo yung pinick up ko na nakalagay dito na 10K? Sabi niya, ha? Hindi! Hindi ko nga alam yung pick up. Okay, pagpatuloy tayo. So, sa madaling sabi, dahil hindi na isama ni Indoy yung pick up ng 10K, so sa suma total ng ating sales ng December 31, 2022 ay 36,931. So nahigitan yung ating benta nung December 24, 2022 na 31K. So parang umover tayo ng 5K. Tama? More than 5K. O, diba? So, yun ang ating revelation. Dahil si Indoy hindi alam yung pick up. Sabi nga niya, nung nag-check daw siya dito, sabi niya, ano itong pick up na ito? Pick up 5K? Sabi niya, itong pick up na ito? So, sabi niya, mami, ano ba itong pick up? So, yun nga, pinapag-usapan namin. Sabi niya, ano yung pick up? Sabi ko, sa mga cashier kasi, sa mga grocery, yun ang tawag, yun ang code na pick up. Nag-pick up ka pag malaki na yung benta sa cash box mo, cash drawer mo. So, ayun. O, diba? Kaya nung mga nakarang araw, nagbilang-bilang na ako ng mga benta, ibinalik ko na yung mga hiniram ko doon sa ating mga ipon challenge. So, may binalik na ako doon, may kulang pa. Tapos, mayroon pa akong inaantay na bayaran, yung JTI, dahil maniningil yon, dahil mayroon tayong consignment na 10K din yun. So, siniseparate ko na din, ganyan. Pinag-aano ko na yung pera. Alam nyo ngayong bagong taon, nag-aano talaga ako ng pera. Binabalik ko na yung mga inutang ko kasi may mga inutang din ako sa ating mga backup account dahil nga nag-imbak tayo, namuhunan tayo dito. So, binabalik ko na siya isa-isa. So, may nakita pa ako doon na additional sales nga na 10K. So, sabi ko, baka ito na yun yung hindi na account ni Indoy doon sa sales ng December 31. Pero syempre, yun na yun ay hindi pa sa atin yun dahil meron pa tayong mga binabayaran. Magbabayad pa din ako dun sa aking mga kinuhanan kasi gusto ko ngayong taon na ito masettle lahat. Ayoko yung halimbawa kasi kinukonsider ko yun ng utang. Halimbawa sa banko, kung mayroon ako nahiram dun, utang yun at ibabalik ko. Okay? So, wait lang. So, yun na nga mga ka-super. So, at ito pa mga ka-super, no, hindi pa natin talaga nakikita yung,
hindi pa natin nakukuha yung kita kung pumita man tayo sa Rusham store. Kasi nga, yung iba mga items tulad ng aking mga panghanda items is nandun pa. So, nakaano naman yan doon. Pero ang inaano ko lang, yung utang ko doon sa alak at utang ko doon sa pambili ko ng sigarilyo, naibalik ko na sila. At yung utang ko sa bank, sa ATM ko, naibalik ko na rin. So, yung GCash, pinupunan ko na rin kasi minsan nagagamit din kasi yung GCash. So, sa madaling sabi, ang matitira lang doon is pangkain namin, pang ganito, pang hair color, ganyan, pang treat-treat. So, balik pa rin yung puhunan natin, hindi natin pwedeng galawin kasi, syempre, ikot-ikot pa rin dito at magre-reorder na naman tayo ng ating mga stocks ulit, no? Kung mayroon man matira, syempre, iipon natin at dadagdag ng additional paninda. Ganon lang. So, balik ikot-ikot na naman tayo dito sa Rusham store ng puhunan. At marami tayong plano ngayong 2023 dito sa Rusham store. Syempre, kasama kayo doon. So, dito na ako magtatapos sa ating revelation. Diba? May pa-revelation si Madam. Sabi ko nga, naku, hindi ko na i-ano. Sabi ko, I have a brilliant idea. So, i-reveal ko na lang siya. Diba? Sila lang ba ang may revelation? Meron din si Madam Esti. Nakakaloka yun. So, bye-bye. Thank you for watching. No hate, love, love pa rin tayo. Mabuhay tayong lahat. Bye-bye.